So hi guys, itong video na to is para sa mga taong naranasan mabully, na-experience yung pambubully, and maliitin sila ng ibang tao. Sabihin sa kanila lahat ng insecurities nila, lahat ng pangit sa kanila, and yung pamimersonal sa physical appearance, sa pinagdadaanan sa buhay. So lahat yun, isasabihin ko dito sa video na to, pero hindi ito yung video para i-down kayo. Tutulungan ko kayo para ma-build lalo yung self-confidence nyo, and para mas mahalin nyo yung sarili nyo. And itong video na to is way ko na lang para makatulong sa ibang tao, and sana may matutunan yung ibang tao about sa akin, kasi ako mismo alam ko yung feeling ng naranasan nyo. So bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa channel ko para makapanood kayo ng iba't ibang uri ng video katulad nito, and i-ring nyo na din yung notification bell para ma-update kayo if ever na meron akong bagong upload. I-follow nyo na din ako sa social media accounts ko na makikita nyo dito sa taas. So magsimula na tayo. So please bear with me guys, itong video na to is magiging mahaba kasi dito ko sabihin sa inyo yung mga pinagdaanan ko and i-explain ko sa inyo lahat ng natutunan ko. So before nung elementary ako is sobrang taba ko. As in, nare-reach ko yung level na overweight ako. As in, sobrang lobo ko, tapos maitim ako. Pero hindi ko ginajudge yung mga taong may ganung kalagayan, and hindi ko kayo hinuhusgahan, hindi ko kayo nilalait. Yun lang yung na-experience ko. Yun ako before, pero nabubuli ako dahil doon, and sa mga nakakakilala sa akin, as you can see naman, meron akong maraming nunal. So isa yan sa binubuli nila sa akin, tinatawag nila na nunal, kung ano man, batik-batik, kung ano yung mga gusto nilang ibato sa akin na hindi ko naman alam kung ba't nila ginagawa. Siguro, iniisip ko na lang na dahil bata, syempre uso yung kasaran, yung pikunan, pag napikot, ang gagawing laban is physical appearance. Siguro hindi pa alam yung mangyayari or iisipin ibang tao. So, yun, syempre ako, bilang gante, ganun din yung ginagawa ko. Binabalik ko din sa kanila. Pero, as time goes by, naiintindihan ko na hindi pala yung tama, kasi nararamdaman ko eh. Alam ko yung feeling na ang bigat pala sa kalooban na may gumaganon sa yung tao. Mas dinadala mo siya, and hanggang pagtanda mo, parang daladala mo siya, kinakain ka na ng insecurities mo. Before, nung grade 11 or grade 12 ako, parang na-down ako sa sarili ko, kasi parang doon ako nagkaroon lalo ng insecurities. Doon dumami yung pimples ko, na parang hindi ko alam kung paano i-build yung self-confidence ko. Lahat ng products na pwede kong gamitin, nanood ako sa YouTube, lahat ng pwede kong gawin sa face ko is ginawa ko. Umiyom ko ng maraming water, pero wala pa ding effect. Tapos, meron doon isa kong classmate, so hindi ko na siya papangalanan, na parang sinabi niya sa akin na ang taba-taba mo, ano, mag-diet ka, parang ganun, magpapayat ka, ganun-ganun. So, ako, parang na-down ako na, oh, parang, ang taba ko ba talaga? So, ito yung picture ko nung senior high ako. So, yan ako, tas ganyan ako kaitim. Tas, nung na-realize ko na parang, kailangan ba na maging payat ako para parang matanggap ako sa lipunan? Parang mas mahalin ako ng tao. Kumbaga, ganun ba yung basahan nila, yung pagiging maputi, maganda, pagiging mapayat? Pero pag naging payat ka naman, is bubulihin ka pa din, sasabihin ting-ting ka, skeleton, mangangalas ka, lahat ng pwedeng baso sa'yo. So, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Katulad nung nabasa ko sa post ni Ms. Laika Pacheco, before sobrang payat niya, as in sobrang payat niya na nabubuli siya na parang ting-ting. I think mula elementary yun, pero ito yung post niya. Yan. Tapos nabubuli siya kasi sobrang payat niya. Tapos finish niya na gusto niya maging mataba, pero dumating yung time na tumaba siya, and parang dun nabubuli pa rin siya. Nung payat siya, nabubuli siya. Nung mataba siya, nabubuli pa rin siya. Nung payat siya, kung ano-ano binapato sa kanya ng mga grabing salita. Tapos nung mataba siya, ganun pa rin yung nangyayaring pag-approach sa kanya ng tao. Ang taba mo na sis, baboy ka na sis, mag-diet ka na sis. Yun yung nabasa ko sa post. Hindi ko siya nilalait kasi ako mismo na-experience ko yung ganyan, dumaan ako sa ganyan. So, dun ko natutong mahalin yung sarili ko. Hindi ko inayos yung sarili ko para sa ibang tao. So, nung na-realize ko yun, nagsimula ako mag-workout, mag-diet, hindi ako masyadong kumakain ng junk food. Natuto kong mahalin yung sarili ko. Naisip ko, ganun ba para matanggap ka sa lipunan? Yun yung unang pumasok sa isip ko, pero hindi lahat yun nag-work. Yung pagda-diet ko, ang iniisip ko, ay, ganito para matanggap ako ng ibang tao.
ay, ganito yung gagawin ko. Kasi, ganito yung basehan nila. Hindi nag-work yun, guys. Kasi, pag ganun yung mindset mo na gagawin mo yun dahil sa ibang tao, hindi mo masiset or ma-reach yung goals mo na gusto mo talaga para sa sarili mo. Pero once na gusto mong magbago para sa sarili mo, para i-build yung self-confidence mo, para ipakita sa ibang tao na wala kayong karapatan laitin ako, may mas maibibetter pa akong tao, mas matatanggap ko yung sarili ko, ipapakita ko sa inyo na inaalagaan ko yung sarili ko, hindi para magpasikat sa inyo, hindi para mahalin niyo ako, hindi para kaibiganin niyo ako. So, doon ko na-realize lahat na mas maganda pala na gawin mo yung goals mo nang dahil sa sarili mo, nang dahil gusto mo, dahil mahal mo yung sarili mo, dahil gusto mo ipakita sa tao na inaalagaan mo yung sarili mo. Gawin mo lang silang inspiration, pero wag mo silang gagawing reason. Alam niyo yun, nagigets niyo yun. Yung inspiration is para mag-strive harder ka, ma-reach mo yung goals mo, pero hindi sila yung reason. Ang reason mo is mahal mo yung sarili mo. Kung gusto mo mapayat ka, and then go. Gawin mo yung goals mo. Gawin mo silang inspiration. Ipakita mo sa kanila na kaya mo. Pero hindi ibig sabihin na ginagawa mo yun is dahil sa kanila. So yun, natuto kong alagaan yung skin ko. What I mean is, hindi ko naman sinasabi na lahat ng maiitim is pangit. So yun yung naging preference ko sa buhay na gusto kong maging maputi kasi doon ako nai-insecure sa mga tao. Mapuputi, tapos ako, ganito yung kulay ko. Parang na-down ako noon. Pero ako, ang ginawa ko is, tanggap ko naman yung sarili ko, pero syempre gusto ko mas maging better and para masatisfy ko yung sarili ko, hindi para masatisfy yung mata ng ibang tao. So yun yung dapat nyong isipin, hindi para masatisfy yung ibang tao, dapat para masatisfy yung sarili nyo. So yun, yung pananamit, binago ko before, as in sobrang jolooks ko guys, as in takot na takot ako makita yung kilikili ko, yung braso ko na malaki, yung ganito ko, yung likod ko. Hindi naman porke na dagdamit ka ng ganyan is gusto mo nang mabastos, gusto mong ipakita sa tao na ganyan ka. Kaya kang nagdadamit ng ganyan is para masatisfy mo yung sarili mo. Eh bakit? Mataas yung self-confidence ko. Gusto ko lalakad ako sa harap nyo na ganito yung itsura ko dahil ito yung gusto ko. Gusto ko ganito yung nakikita ko sa sarili ko sa salamin na ay okay pala, bagay pala sa akin yung ganito yung magiging proud ka sa kung ano ka, hindi dahil sa kung anong gusto ng tao sa'yo. So yun, sobrang hirap dito sa Pilipinas pag morena ka, ang tawag sa'yo maitim. Although hindi naman lahat ng morena is maitim, magkaiba ang maitim sa morena. So ang itim is yung ganito, yung gantong suot ko. Yung morena is yung kulay natin mga Pilipino. So hindi ko mag-gets, di ba? So yun, kung isa ka sa nagsasalita ng ganyan sa ibang tao na nalalike, okay lang yung friend. So wag lang personalan, wag lang yung dadating sa point na malulungkot sila, madadown sila, and kakainin sila ng insecurities nila. Mas maganda yung, sara na, normal lang sa magtutropa, pero wag yung dadating sa point na ma-offend sila. Ako is nagpapayat din ako dahil sa gusto ko, so kung makikita nyo, maglalagay ako ng mga pictures dito sa screen. Ganyan yung itsura ko before, na sobrang nadadown ako sa sarili ko na parang ang pangit-pangit ko, ganyan-ganyan, pero nung natutunan ko na mahalin yung sarili ko, dyan na nagsimula lahat eh. Dyan na nag-start na baguhin ko yung lifestyle ko. Pag nagtuloy-tuloy pala na gusto mo na yung ginagawa mo is magiging okay ka. Parang ang sarap sa feeling na pinaghirapan ko to. Dati nilalait-lait niyo ako. Pero ito ko ngayon, nag-strive ako para mas maging better na ako. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Ngayon, lalakad ako, may self-confidence. Nakataas yung noo ko na proud ako sa sarili ko, pero hindi ko binabash or hindi ako against sa mga taong iba-iba yung size ng katawan. I mean, kung mapayat ka, kung mataba ka. Alam nyo guys, natutuwa nga ako dun sa mga sexy na babae sa Facebook. Yung mga chubby girls na sobrang gaganda ng hubog ng katawan. Parang gusto ko yung ganong katawan kasi super ganda, super sexy. Pero hindi ako against dun sa mga payat kasi depende na lang yan sa nagdadala and kung saan ko komportable. Parang pagsusuot ng damit, kung saan ka komportable, yun yung isuot mo. Kung komportable ka sa t-shirt, then go. Kung komportable ka sa tube, sa sando, sa crop top, then go. Wala silang pakialam kasi unang-una, hindi sila yung nagdadala. And pangalawa, hindi naman sila yung bumibili ng damit. And pangatlo, tandaan nyo na hindi naman sila yung reason kung bakit ka nag-aayos or nagdadamit ng ganun. Kailangan nyo tandaan na kaya kayo nagdadamit ng ganun or kaya nyo yung ginagawa sa sarili nyo is para masatisfy yung sarili nyo and para sumaya kayo, hindi para matanggap kayo ng lipunan. So yun lang, matuto kayong mahalin yung sarili nyo. So tanggapin nyo kung ano kayo. Ako, nabubuli ako dahil sa dunal ko. Pero ngayon, parang okay lang.
proud ako na marami ako noon na laging asset ko na lang yan, di ba? So, doon ako nakikilala. Yun ang pagiging unique ko. Marami akong nunal. So what, di ba? So, anong pakialam nyo kung marami akong nunal? Ako, mahal ko yung sarili ko. So, once may nagsabi sa akin na, ang dami mo naman nunal, hindi na ako nai-insecure kasi alam ko sa sarili ko na, oo, marami akong nunal. Eh, ano naman, di ba? So, yun. Mas minahal ko yung sarili ko kaysa mahalin ko yung ibang tao. Kasi isipin nyo kayo, mamahalin nyo yung ibang tao. Tapos, gagawin nyo lang yung isang bagay na hindi nyo naman gusto para lang sa kanila, para masatisfy yung gusto nila. Is hindi kayo magiging masaya. So, dun kayo sa magiging happy kayo. Yun, mahalin nyo yung sarili nyo kasi kung magmumukmok lang dyan, kung hahayaan mo na malungkot ka, di ba? Hindi ka magiging masaya. So, kung ako sa'yo ngayon, simulan mo na baguhin yung pag-iisip mo na huwag ka na maging negative, maging positive ka na lang sa lahat ng bagay na nararamdaman mo, kung na-experience mo yung bullying. So, taas na o tumingin ka sa salamin, yun ba yung gusto mong ipakita sa tao na naaapektuhan ka? Huwag mo ipakita sa ibang tao na naaapektuhan ka. Ipakita mo sa kanila na kahit anong binabato nila sa'yo is masaya ka and mahal mo yung sarili mo. So, yun. Doon ka lang magiging masaya and tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Worth it ba na iyakan sila? Worth it ba na damdamin mo lahat ng sinasabi nila? Worth it ba na pag-aksayan mo sila ng oras? Di ba hindi naman? Bangon ka na dyan, cheer up, gawin mo lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. Kung gusto mong magpapayat, gusto mong magpataba din, so be it. Basta gusto ko, masatisfy mo yung sarili mo, na masaya ka sa gagawin mo, and magiging okay ka sa pakiramdam, and hayaan mo na rin yung mga tao na lalait sa'yo kasi mapapagod din yan once na hindi mo pinansin. Kasi once na nagpa-apekto ka is mas lalo ka nilang idadawin, mas lalo ka nilang hihilahin sa baba. So, huwag kang mag-focus sa mga negative na sinasabi nila. Mag-focus ka sa goals mo, sa achievements mo, and sa mga gusto mong marating. Hayaan mo lang sila nalaiting ka. Mapapagod at mapapagod din sila. Ulatin mo sila lahat sa lahat ng achievements mo. One day, magsisisi sila na binubuli ka nila. Kung sinabihan ka ng mataba, I don't care. Yun lang, sana na-inspire kayo sa video na to. And sana nakatulong ako na itaas or i-lift yung self-confidence nyo. Lalo na sa mga babae dyan, huwag ka nang umiyak. Maganda ka. Hindi lang sila yung tamang tao para pag-aksayahan mo ng oras. Pero for me, maganda ka. Smile ka na dyan. And gawin mo na yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Huwag mo nang iyakan or huwag mo nang masyadong damdamin yung sinasabi nila. Hayaan mo na sila. Inggit lang sila. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And sana nakatulong ako para i-boost yung self-confidence nyo. And sana may nakuha kayong lesson or mas napagaan ko yung pakiramdam nyo. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And abangan nyo pa yung mga more vlogs about this. And isa pa pala, kung ikaw ay babae and alam mo yung feeling ng nabubuli, huwag na ikaw yung maging reason para makaramdam ng insecurity. Or huwag na ikaw yung maging reason para madown pa yung isang babae. Tulungan mo siyang i-boost yung self-confidence niya. Tulungan mo siyang mahalin yung sarili niya. Lalo na kung may kakilala ka na sobrang nadadown and sobrang lungkot sa buhay dahil sa nilalait siya ng ibang tao. Tandaan niyo din, may taong magmamahal sa inyo kahit ano pa kayo. Huwag kayong maiinggit sa mga bagay na wala kayo. Kayang-kaya niyo din yan gawin and kaya-kaya niyo din yung ma-achieve. Basta strive harder and maniwala lang kayo sa sarili niyo. So yun lang guys, maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Sana may natutunan kayo and sana nakatulong ako kahit paano. Lalo lang sa mga kapwa ko babae dyan. Yun lang, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!